So sir, nung nag-resign na siya sa pagsi-security guard dito kay Tito Varela, meron ba nakakasabay na sa kanya pagdating sa takbuhan? Malakas daw talaga tumakbo doon sa ano eh, sa Ay, oo. practice eh. Sa laki niyang yun, sa laki ng katawan niya, mabilis si Tito. At saka, pag rumibound si Tito, ano eh, pag nakapitan niya yung bola, isasama ka niya eh. pag totoo yan, pagka nagsabay kayo ng ganon, tapos ginano niya yung bola, nakahawak ka, pati ikaw, dala. Ganon kalakas si Tito Varela. Kaya nga pagka nandun si Tito sa gitna, ay lagi na sa amin ang bola. Tapos eh, lagi nakatingin niya sa akin. Pagka rebound niya, bato. Yan. Kaya si Tito, kahit na lagi ko nga ano yan, niloloko eh. Kasi may story sa amin eh. Kasi si Pilo Pumarin ayos ang pag-shootin. Mm-hmm. Gusto niya rebound ka lang, defensa, hassle, ganyan. Tapos sinabi niya si Tito, ano ka ba, Tito? Sinabi ko na sa iyo, huwag mo nang pakilaman yung pag-shoot, mag-rumibound ka na lang. Eh, biro mo. Eh, basketball player ka, tapos hindi ka pasushootin. Pero palagay ko, biro lang naman yun. Pero talagang ano, malaking bagay si Tito Barrera sa UE. Napakalaking bagay. Kasi sa tingin ko, hindi naman kalakasan yung lineup namin eh. Sino mga yung lineup ng FP yun? Lakas eh. Pero Sir Emer, wala pa yatang MVP award noon, ano? Noong mga time na yon? Yun nga, parang nung time namin, aron yun ang dark days ng UAAP. Hindi sila nag-award ng mga MVP. Ilang taon yun, no? Wala. Kasi matunog yung pangalan nyo nun, sir. Nung kayo yung medyo nagcha-champion nun. After ng FEU, kayo, tas FEU ulit. Pero yung nalagpasan kung medyo merong MVP award, sigurado meron yung Emer Legazpi nun eh. Eh, sana. Sana naman. Kasama lang, hindi sila naging, at least, sige, meron ka mga papagmalaki na UAAP na MVP. Kasi ngayon, very prestigious ang ano eh, UAAP. Kasi nandyan na yung Ateneo sa Kalasal eh. Thank you, sir. Okay. Taga, Coach Emer, meron ba? Na ano lang na recall ko, parang nagbigay lang yata sila ng mga MVP award ano na late 80s. Pero nung una, meron mga MVP. Si Portacoña nga eh, naging MVP ng UAP yan eh. UP. UP. Si, oh. Naging MVP si Portacoña. Samantalang UP siya, ang UP nung araw, ano yan, tsaka ANU, nag-uunahan sila sa huli. Laging, kung hindi ko ulilat ang UP, yung ENU. Kung hindi ENU, UP. Pero ngayon, hindi na. Iba na istorya ngayon. Lahat ng teams sa UP. Sa dalawa eh. No? Oo, ngayon, iba na istorya sa UP. Lahat na competitive eh. Kaya pala. Kasi gumawa ko dati ng follow-up ko lang ha, Sir NS. Kasi gumawa ko dati ng video tungkol sa mga UAAP MVP mula kay Coach Ruel Nadorata hanggang sa yung pinakalast na nag-MVP. May part nga talaga ng parang ilang years walang MVP. Hindi ko masagot. Doon sa mga nagtatanong sa akin kung bakit. Oo nga eh. Ngayon, sayang. Nanginayang din ako. Pero tingin nyo, makukuha nyo dalawang MVP. Eh, siguro maglalabang kami noon ni Tito, si Tito Varela. Tito, sa FPO, eh kasi ang kinuko sa na MVP noon, ano eh, yung kung sana kung sino nag-champion eh. Although sa FPO, siguro ang candidate nila doon kung sila nag-champion, si Lobo or si Dasalya, yan ang mga ano, Bert De La Rosa. Eh, kaso kami nag-champion, siguro ito toss between ako or si Tito. Yun.